and for the headlines. Weather forecast, asahan na patuloy na mainit at malinsangan na kondisyon dahil sa rage ng HPA ayon sa PAGASA. In local news, pinalnagot ng Pamalang Lungsod ang supply ng tubig kahit na may pagpalawig ng COVID. Namatay ang dating hukom ng RTC at pito pang iba sa banggaan ng Kia Rivo sa Cagayan de Oro. Inilulunsad ng kausa ang People's Movement kung mananatiling hindi maayos ang isyo ng CODI at COVID. For the National News, pinapakiusap ni Padilla si Kibuloy na sumuko. Sinusundan ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas na naglalakbay para sa pananaliksik sa kanlurang dagat ng Pilipinas. An international, ang Galicia sa hilagang Espanya ay nakatakda ng bagong mga record sa init para sa buwan ng Abril 1. Entertainment, binabalaan ni Milay Cantiveros laban sa mga picking audition para sa PBB at nagbibigay ng mga palatandaan para sa paparating na season. Nilinaw ni Dimples Romana ang mga chismis tungkol kay Angel Luxin at Mel Arce. Sports, ang Thunder ay nakakuha ng pinakamataas na pwesto sa kanluran habang ang Lakers ay isang panalo na lang ang layo sa pagpapasok ng NBA playoffs. Sa PBA, umahataw ang Ginebra sa huling bahagi ng laro, nagwagi laban sa North Court para sa kanilang pangalawang sunod na tagumpay. International feature, pumanaw si Roberto Cavalli ng Italy, kilala sa kanyang husay sa paggamit ng leopard print sa edad na 83. Para sa national feature, ang batang babae na ito na 3 taong gulang ay potensyal na maging susunod na santo mula sa Pilipinas. Trivia, sino ang kinikilalang inventor ng telepono? Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Inaprubahan ng 14 na bumoto pabor at 3 bumoto laban ay naglilinis ng anumang itakdang plano ng sa presyo para sa Rio Verde. Ang kalagahan ng isyo na sertipikadong mahalaga ni City Mayor Orlando Clarix Coy ay nagmumula sa patuloy na alitan sa pagitan ng CODI at COBI na layuning tiyakin na hindi maintirapsyon ang serbisyong tubig para sa mga residente sa gitna ng posibleng mga hadlang mula sa COBI. Binigyang diin ang resolusyon ang dedikasyon ng lungsod na makikipagtulungan sa mga alternatibong nagmula sa tubig tulad ng Rio Verde upang matiyak ang maayos na supply ng tubig at maayos na solusyon ang krisis sa tubig. Nagpapakita ng mga pagsisikap ng mayor ng konseho ng lungsod sa kanilang dedikasyon sa pinakamahusay na interes ng mga residente na nagbibigay diin sa transparansiya at pananagutan sa pamamahala. Nilinaw ni Councilor Edgardo Cabanlas ang resolusyon ay nagpapabilis sa supply ng tubig ngunit iba ang mga isyu sa batas ng COBI na layuning mapabilis ang operasyon sa Rio Verde sa pagbibigay ng tubig sa lungsod nang walang pagkaantala. Namatay ang dating hukom ng RTC at 7 pang iba sa banggaan ng Kia Rivo sa Cagayan de Oro. Magpapatuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa malubhang pagbangga ng isang Kia Sorento at isang Toyota Rivo na nagriresulta ng pagkamatay ng isang retiradong hukom at pinsala sa 7 miyembro ng isang pamilya mula sa Barangay Lumbia ng lungsod. Ang namatay na biktima ay nakilala bilang isang retiradong RTC judge, Gel Padiranga Jr., 72 taong gulang na naninirahan sa Smart Condominium Upper Carmen. Ang driver Toyota Rivo, si Joshua Diginya, 46 anyos taong gulang, naninirahan sa Barangay Mambuaya ay nakilala rin. Ayon sa unang imbestigasyon ng pulisya,
pinapaniwala ang nagkaroon ng emergency medical ang dating hukom habang nagmamaniho na nagdulot sa revo na nagbanggaan sa kanyang sasakyan. Dinala si Padiranga sa JR Borja Hospital ngunit idiniliklarang patay pagdating habang si Digenia at ang kanyang mga kasama ay dinala sa Northern Mindanao Medical Center para sa paggamot. Gayunpaman, walang malubhang kondisyon ang inulat sa panig ni Digenia maliban sa isang bata na nagkaroon ng pinsala sa paa kaninang umaga. Inilunsad ng kausa ang People's Movement kung mananatiling hindi maayos ang isyu ng Kobe. Cagayan de Oro City harapin ng pamumuno ng pamahalang lungsod ang isang magkakaisang kilusang bayan kung mananatiling hindi maayos ang hidwaan sa pinansyal sa pagitan ng Cagayan de Oro Water District, CODI at Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o CUBI. Ito ay kasunod na patuloy na magkaroon ng pagkatalo sa pagitan ng CODI at CUBI dahil sa hindi pagkakasundo sa pagtaas ng singil ng tubig na nakasaad sa kanilang pinirmahang kontrata. Sinabi ni Mindanao Labor Union President Attorney Procolo Sarmen na kung hindi magawa ng solusyon ng Capitol at ng Local Water Utilities Administration, LWUA, ang isyu magkakaroon din ng aksyon ang Community Alliance of Water Security Action, kausa. Noong nakaraang linggo, bumisita ang may-ari ng Rio Verde sa Kapitolyo sa lungsod at pinanghawakan niya kay City Mayor Orlando Clarix Oy na hindi mapigilan ang supply ng tubig mula sa CUBI kahit may isa pang deadline na itinakda para sa pagputol ng tubig sa Abril 30. I'm just to alisin. So, AGK Pension Center sa Carmen, bali, two branch kami, ang isa buong Pension Center. So, nag-start kami sa business after mga 2017. Before, at least ang among production, kanyang ansal o kanyang buisin o ang Davis Company. Muna siya nag-produce ang mga nagtabang. At least karon mga 5 years na may, karong may. So na may employer, bali tini sila ang mga employer. So maybe continue ragi ako ng production sa pinamo mga pichinter o pan sa mga pasawa, mga trabante. So, kasagaran gina mo dire karon na proof gina mo katong at least kubi nakaagi gyapon mo og may og failure pero at least naka-recover na gyapon. Pero katong sa kubi mura loss gi kami ato sa income namo kaya at least continue man ang rent sa kuan sa building. So, rent kami nga rin gyapon at least mga pagwala na sa kubi naka-recover kami gyapon at least karon. Kung gyapon naka-continue gyapon siya. Nai-contact na mo pero at least dili may makasulod sa subdivision mga ini delivery na. So isud gi kaayos tanan katunga time. Karon maron pa mi naka mag almost nga wala na yung COVID naka-recover mi. Ani production na mo at least tirawagan gyapon sa Buisin Company o sa Divis. So, yung suppliers, kanilang doon ka. O, kang renor siya yun. O, bali, lima siya. Ka production na mo dala. Tapay ayla na mga production niya po. 6 production niya na siya company na gidala na. O, natay lawyer na price. Nasa sa premium, nasa sa lawyer. Pero, depende naman ko sa budget sa tagiya kung mag, at least kung mag-paripin sa balay niya o renovation. Libre gyud po mi nag-estimate niyo balay og tanan nga pan libre estimate na sa EGK Pension Center o sa Abong Pension Center o sa Carmen Baminta Bolivar. Ang sa timpla daw sa kamutan mo lang yapon. Sa timpla na mo nami masin sa Buisin o sa Davis. O nami masin og man nami manual gyapon ini color tanan nga mo gina mix tanan nga color sakyanan carpins o ganang ini karta na mo gina mix. Asa wait machine gyapon. May ang sakyan na dito balay mo lang kon sa karon wala kay plano magbuo og kami kon sa sakyan lang sir. Nami siap gyapon nga mga ako mga friend sa Eagles
na ako'y ginapasahan yapon ng mga customer sa mga atir sa siyap, mga kasyo nami sa siyap nga customer nga gina sa insurance yapon amo na lang ginapasahan. Patong gusto nga magpa-renew pa repin sa sakyanan, na gyapon may mga mayo mang tira na gyapon sa mga sakyanan ug mga nap. Kasagaran kung was over sa na 30,000 depende sa damage. Pero kung medyo dako-dako ginatabi sa say 100 na isimpinta, kung mga bangga na sa insurance sa siya body cover. Pero pa nang goal dito sa kasagaran yun sa all, depende sa unit, na ay 30,000, na ay 15,000, na sa 40. Katong hayin nga sa kinan, may mal-mal dito siya, siya tayo laps, o ba, mga, kana siya, medyo si 660, 40 na siya kay masin. Nagya po yung may motor, nga repin sa motor, na may pintor nga kuwanya po nga rin, na nagkakuwanya po sa motor. So, panawagan ako sa mga suki, sa mga kontaktor, at least kung makadarikyan po dito sa mga tinta sa store na mo, kami price at ka barato guys na at least nagatan yung list na tanan-tanan, barato guys na ang mga presyo. Ano sa EGKP Center sa kanya. Ano sa kapindahan sa asa ni Pinto? Dito sa Kaisano, located sa Kaisano, front sa one, sa baggage na siya. O, Kaisano diri sa Mercado, front lang siya sa Kaisano. Sa baggage na siya. Ang alam niya na Bung Pin Center, ang manager dito, Bung Bung sa Akyabit. Thank you sa mga join sa customer sa itong akuan. Hello mga friends, customer, mga kuya. Facebook na ko kay janbadisen.com 015.com email sa EGK Pin Center.
For the national news, pinapakiusapan ni Padilla si Kibuloy na sumuko. Nananawagan si Senator Robin Padilla kay Pastor Apollo Kibuloy na sumuko matapos maglabas na ma-arrest warrant laban sa pinuno ng sektang Kingdom of Jesus Christ. Si Kibuloy at iba pa ay hinahanap ng mga aligasyon ng human trafficking, sexual abuse at child abuse. Binigyang diin ni Padilla na noon ay dumalo sa isang rally bilang suporta kay Kibuloy ang kalagahan ng pagdalo ni Kibuloy sa korte, hinikayat ang kanya mga taga-suporta na manatiling mapayapa. Hiniling din ni Padilla ang tamang proseso sa gitna ng mga panawagan, bawiin ang lisensya sa armas ni Kibuloy at sinabi na bagaman naniniwala siyang naharap si Kibuloy sa politika na panggigipit, gusto niyang marinig ang kaso sa korte nang walang political na impluensya. Pareho sina Kibuloy at Padilla na taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Padilla na wala pa rin nakatakdang pandinig sa pagkakansila ng pangkisa ng Kibuloy Link SMI. Sinusundan ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas na naglalakbay para sa pananaliksik ng kanlurang dagat sa Pilipinas. Napaulat nitong Lunes na sinubaybayan ng China Coast Guard ang sasakyang pangdagat ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA at ang kasamang Philippine Coast Guard sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ayon kay Commodore Tariela, sinundan ng barkong Chino ang Ventura at silang ng kanilang hydrographic survey sa Luzon. Pinabuluan ang kanyang aligasyon ng China at pinagdiinan ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong ekonomikong suna ayon sa 2016 Arbitral Award. Sinabi rin ni Malaya na walang insidente at nagpapatuloy ang pangisda ng mga Pilipino sa Bajo de Manseloc nang walang anumang pakikialam mula sa China. Ito ay nagpapakita ng pagpatuloy ng tensyon sa West Philippine Sea at ang pagpatuloy na pag-aambag ng mga kalahok sa rehiyon sa pagtataguyod ng kanilang mga interes. Para sa international news, ang Galicia sa Hilagang Espanya ay nakatakda ng bagong mga record sa init para sa buwan ng Abril 1. Bahagi ng Galicia sa Hilagang Espanya at ang mga Canary Island ay nakaranas ng hindi inaasahang init noong Biyernes, ika-12 ng Abril dahil sa mainit na hangin mula sa Africa. Inulat ng Ahensya ng Panahon ng Espanya na AEMET ang mga temperatura na lampas ng 15 degrees Celsius mas mataas kaysa normal para sa Abril sa isang lugar. Ang paliparan ng Vigo ay nag-record ng mahigit na 30 degrees Celsius para sa unang pagkakataon, habang ang paliparan ng Tenerife South ay nag-break ng kanyang record para sa Abril ng 2.1 degrees Celsius. Ang mga lungsod ng Galicia tulad ng Orense at Lerio ay nakaranas din ng record na mainit ng Biyernes. Sinabi ni Robin Del Campo, tagapagsalita ng AEMET, na ang madalas na pag-record ng init ay nagdulot ng mas malakas at mas madalas na mainit na hangin mula sa Africa. Kaya ang unang trimester ng 2024 ay naging pinakamainit na record sa Espanya mula pa noong 1961. And for the entertainment, binabalaan ni Milay Cantiveros laban sa mga picking audition para sa PBB at nagbibigay ng mga palatandaan para sa paparating na season. Binabalaan ng dating Pinoy Big Brother PBB winner na si Milay Cantiveros ang mga nagnanais na maging housemate
sa PBB na mag-ingat sa mga peking audition. Binibigyang diin ang kalagahan ng pagdalo sa mga audition na inorganisa lamang ng opisyal na kupunan ng PBB dahil sila lamang ang responsable sa pagpili ng mga housemates. Magpahiwatig din si Cantiveros na ang pagbubukas muli sa bahay ni Kuya sa Hunyo ay magiging isang kapanapanabik na season. Bukod dito, inirekomenda niya ang mga magnanais maging passion na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-enjoy sa kanilang ginagawa. Inanunsyo rin ni Cantiveros ang kanyang pagbabalik kasama si Jenica Garcia upang magbigay ng mga premyo bawat gabi sa primetime bayan season. Nagpahayag si Cantiveros ng pasasalamat at kasiyahan lalo na bilang isang ina. Ibinalitan niya ang isang katuwaan ng kwento tungkol sa pagtanggi niya sa mga alok na ayusin ang kanyang mga ngipin. Ipinahayag niya ang kasiyahan, kanyang itsura at bagong kakayahan na kumain ng maayos. Nilinaw ni Dimples Romana ang mga chismis tungkol kay Angel Luxin at Neil Arce. Kinalakan na aktres na si Dimples Romana ang mga chismis tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, ang aktres na si Angel Luxin at ang kanyang asawa na si Neil Arce. Tinutula ni Dimples ang mga haka-haka tungkol sa paghihiwalay ni na Angel at Neil na pinapatunayan na masaya pa rin ang pagsasama ni na Angel at mabuti siyang inaalagaan ni Neil. Binigyang diin niya ang kadalasang pananatiling umasa ng mga tao sa social media para sa pagtitiyak sa kanilang relasyon na nagudyok sa mas balancing pananaw. Inirekomenda ni Dimples ang pagkuha ng mga pagpahinga mula sa social media upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkukumpara at pagkayamot. Tungkol sa potensyal at pagbabalik ni Angel sa pag-arte, ipinahayag ni Dimples ang kanyang kasiyahan at pag-aasam, binanggit ang malakas na koneksyon ni Angel sa kanyang mga tagahanga at malinaw na kaligayahan niya sa kanyang personal na buhay. Ang Thunder ay nakakuha ng pinakamataas na pwesto sa kanluran habang ang Lakers ay isang panalo na lang ang layo sa pagkakapasok sa NBA playoffs. Nakamit ng Oklahoma City Thunder ang unang pwesto sa kanlurang komperensya, lumampas sa mga dating kampyon ang Denver Nuggets sa huling bahagi ng regular season ng NBA nitong linggo. Tinatalo ng Thunder ang Dallas Mavericks 135-86 habang nagtagumpay ang Nuggets laban sa Grizzlies, ngunit kulang pa rin dahil sa lamang sa head-to-head record ng Thunder. Samantala, natalo ng Minnesota Timberwolves sa Phoenix Suns na pinakamalakas ang pang-anim na playoffs berth ng Suns. Pinanguna ng superstar LeBron James ang Los Angeles Lakers sa ikalawang o sa ikawalong pwesto sa kanluran sa isang panalo laban sa New Orleans Pelicans na may 124-108, ipinamalas ang kanyang 112 career triple-double. Sa PBA, humataw ang Ginebra sa huling bahagi ng laro, nagwagi laban sa North Pole para sa kanilang pangalawang sunod na tagumpay. Ang late three-pointer na si Ralph Koh ang nagbigay ng lamang at nagtulak sa Barangay Ginebra patungo sa 95-88 tagumpay laban sa Northport Batang Pier sa 2024 PBA Philippine Cup na ginaganap sa Ninoy Aquino Stadium noong linggo. Ang mahalagang tira ni Koh ay nagpasimula ng 10-3 scoring run sa mga huling minuto na nagtitiyak sa pangalawang sunod na panalo ng Ginebra at pagpapabuti ng kanilang conference record sa 5-3. Samantala, bumaba ang Batang Pier sa isang 4-3 win-loss record. Nakamit ni Koh ang player of the game na karangalan sa kanyang kahangahangang malapit na triple-double sa performance na may 24 puntos, 10 rebounds at 9 na assist habang nag-contribute si Christian Stanhardiner ng 25 puntos at 17 rebounds. Kahit malapit na ang laban na may siyam
natay at 12 pagbabago ng liderato ang desisibong 3-pointer na si Ko ang nagtatakda sa tagumpay para sa Ginebra. Pinangungunahan ni Arvin Tolentino ang Northport ang kanyang kupunan na may 19 puntos at 9 na rebounds. Para sa international feature, pumanaw si Roberto Cavalier ng Italia, kilala sa kanyang husay sa paggamit ng leopard print sa edad na 83. Ang kilalang Italian fashion designer na si Roberto Cavalier, pinasikat ang kanyang matapang na paggamit ng animal prints at maranyang disenyo ay pumanaw sa edad na 83 ayon sa pahayag ng luxury company. Mula sa simpleng simula, si Florence umangat si Cavalier patungong international na sikatan sa kanyang mga matapang na estilo na kinagigiliwan ng mga artista tulad ni Sophia Loren at Jennifer Lopez. Kabilang ang isang panahon ng pagiging hindi gaanong kilala noong 1980s, ang mga legal na labanan na nanatili isang iconic figure si Cavalier sa mundo ng fashion. Kilala sa kanyang mararanyang lifestyle at pagmamahal sa animal prints, patuloy na nagbibigay inspirasyon ang alaala ni Cavalier. At para sa national feature, ang batang babae na ito na 30 taong gulang ay potensyal na maging susunod na santo mula sa Pilipinas. Ang proseso para sa potensyal na pagkaroon ng 3 taong gulang ng Pilipinas na si Nina Ruiz Abad na pumanaw noong 1933 ay opisyal nang nagsimula sa diocese na yugto. Kung itatanghal ang isang santo, maaari isang maging 3 Pilipinong santo at isa pang pinakabatang mga santo sa kasaysayan. Ang seremonya na ginanap sa katedral ni San William ng Ermitanyo sa Lawag City ay namarka na simula ng imbestigasyonan ng diocese sa buhay ng mga kagalingan ni Abad. Pagkatapos ng yugtong ito, ang mga dokumento ay isusumiti sa dicastery para sa mga kadahilanan ng mga santo para sa mas malalim na pagsusuri. Ang pagpapala at debosyon ni Abad sa Diyos at sa pagmahal ng Birhen Maria ay nagdulot ng pansin na may Bishop Renato Mayugba na nagbibigay diin sa kanyang potensyal bilang huwaran ng debosyon at tapang para sa mga kabataan. Sino ang kinikilalang inventor ng telepono? Si Alexander Graham Bell ay kadalasang kinikilala ang inventor ng telepono dahil sa kanyang matagumpay na patent at mga demonstrasyon ng isang aparato na kanyang pagdadala ng mga tunog ng boses sa pamamagitan ng telegrapiya. Gayunpaman, ang inventong telepono ay nananatiling balot sa kontrobersiya at kahiwa-hiwalay. Bagaman ang desisyon ni Bell ay unang napatent, may mga aligasyon na si Elisha Gray, isang profesor sa Oberlin College, ay nag-apply din para sa isang patent ng telepono sa parihong araw. Sinumiti ng abogado ni Bell ang aplikasyon bago kay Gray na nagre-resulta sa pagtanggap ni Bell ng unang patent. Sa kabila nito, may ilang mga historador na nagmumukahi ng posibleng katiwalian sa patent office na nagpapainit na patuloy na debate tungkol sa patunay na pinagmulan ng telepono. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayo makinig at manood ng Pinoy Radio's Channel on YouTube, Cagayan de Oro City. Muli, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe, follow, like, and share on Pinoy Rad News Channel. Maraming salamat at magandang araw.